Oy, si Ka Chan Chan, ganap ng sundalo. Ito yung kanyang graduation ceremony, panoorin niyo. Gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Shoutout muna sa ating mga kaibigan mula sa Philippine National Police, particularly sa PRO 5, sa PRO 7 at sa PRO 11. Marami akong nakikita yung ating mga kababayan ay natutulungan na ating PNP. Yung taga PRO 11, nagpadala pa ng disaster response team. Ito ay nagkaroon ng send-off ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Fillmore Escobal sa Davao City. Ito yung picture nila, oh. Ganon din ang aking pagbati para sa mga laangkawal na rumisponde sa mga nasalanta ni Odette diyan sa Visayas at sa Mindanao. Nakita ko ang kagaya ng taga 11th RCDG, 7th RCDG at 6th RCDG. Mga lodi kayo, ha? Kung matatandaan natin ay nahuli si Ka Chan Chan sa isang operasyon ng 28th Infantry Battalion. At nakakalungkot para sa kanya yung kaganapan dahil ang inakala niya ay malamig na rehas na ang aabutin niya. Ngunit meron tayong programa sa Armed Forces of the Philippines at sa Department of National Defense na parte ito sa tinatawag na Reconciliation Program. Ang pagbabalik ng mga dating na wala sa tamang landas doon sa tamang gabay tungo sa kapayapaan. At dito papasok ang enlistment para sa mga qualified na mga dating lumalaban sa ating gobyerno. Ipinakita namin dito yung tinatawag na human rights protection at kung paano namin kinikilala bilang kapwa Pilipino ang mga taong aming nakakaaway. Naniniwala kami na sila ay nalinlang lamang ng mga matatalino ng mga kadre, kaya ang aming effort ay paano sila maibalik sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya, at na mabigyan sila ng maliwanag kinabukasan. Sabi ni Chan Chan, sa kanyang training ay ito ang kanyang naranasan. Ito na yung tunay na military training, wala to sa NBA. I-describe sa akin yung mga mahirap, yung mga katawa, hindi makalimutan ng mga experience sa training and ano ang naging impact sa'yo bilang isang Pilipino, yung military training? Napakarami pong mahihirap na parte. Siyempre, sobrang na-culture shock kasi sa training naman sa NPA, parang light lang eh. Bakit siya light? Kasi hindi naman siya sa ore. Hindi rin naman po binabayaran o sinasahuran yung mga red fighter. So, parang anong driven nung ato kung pahirapan mo sila. Sa akin naman po, kaya na-culture shock po ako. Pero may mga panahon yung gutom, yan. Yan po yung kalaban eh, gutom, puyat. Saan doon sa training sa military? Opo. Pinasadya kayong ginugutom? Siyempre po, no? Kasi siyempre sa bundok, if ever na may operation. So, at walang makain. So, normal po yun sa training, no? Yung puyat, gutom, at pagod. Yun po talaga yung main na kalaban sa loob ng training sa Army, no? And siguro yung hindi ko rin po makakalimutan, nasubukan kong matulog sa tubig. Sa putik. Sa putik, no? Yan po yung... Yung maligo ng 10 counts lang, 10 seconds lang. Opo, maligo ng 10 counts lang. So parang nakakagulat, no? Kasi kailangan mo talaga, kung hindi mo gawin na maligo ka, sobrang dumi-dumi mo. Tapos dito ka lang din po talaga naranasan yung alipungag, ng grabe. Hanggang ngayon pa po nag-heal, nagpapagaling pa po ako sa alipungag, ganyan. Kasi
Yun po talaga yung mararanasan sa training dahil sa babad ka sa tubig, tapos maulan pa po dito. So, ito, yun po. Ito, Chan, diretso ko. Kung magkukuha ka ng takeaways, tatlong piraso na takeaway, may it be values na natutunan mo doon, maybe yung comradeship, something like that. Ano ang tatlo na takeaways mo bilang isang bagong sundalo na gusto mong malaman ng mga kababayan natin? Yung una po, yung pinakauna, syempre, na takeaway ko sa training, doon po ako natuto ulit na maniwala sa Diyos. Kasi kahit anong training yung pinagdadaanan namin, gano'n man siya kahirap, pero pagdating ng Sunday, binibigyan kami ng oras para magkaroon ng time. Spiritual enlightenment na makilala ulit namin si God or mag-trust kami sa kanya. Wala ba sa NPA yun? Wala po. No? Ano hindi po kami naniniwala sa Diyos. Bawal wala mang Diyos sa NPA sa Kumista. Opo. So, yun po yung naging... Pero magtataka rin ako ba? Siyempre, bakit may mga religious organization sumusuporta sa komunista eh? Walang Diyos ang komunista eh. Mayroon naloko rin silang mga madre, pari. Ginagamit lang po nila yung mga religious organization para makapag-recruit ng NPA. Okay. O sige, opo. Ulitin natin. Spiritual enlightenment yung una mo, ang pangalawa pa. Opo. Yung pangalawa po, yan, tama po yung binanggit nyo, yung camaraderie. Sobrang mahal na mahal ko yung mga classmate ko sa training. Talagang, yung batching mo, batching. Opo, yung mga kabatch ko sa training. Kasi, sa sundalo, batching ang tawag. Sa NPA, ano bang tawag nyo sa parang kabatch mo, kasama mo? Kasama lang din po talaga. Opo. So parang dahil din po yun sa pare-pareho po kaming naghihirap sa training, magkakasama kami natutulog sa lagoon, sa tubig, na nakababa, ganyan. Matindihan sa bahan. Opo. So parang yun po yung isa, no, yung care doon sa mga comrades mo. Talaga na ayaw mo silang parang as much as possible dahil ako naman po yung nakakakilala sa kalaban natin na NPA. Talagang binibigay ko sa kanila yung lahat ng tips para mag-ingat sila o hindi kami mabawasan. Siguro yung pangatlo ay natutunan kong mag-value sa family. Okay. Kasi yun ang sinira ng NPA, ng komunista. Opo, yun po yung sinira. Iniwan mo yung pamilya mo. Na ginagawa ko ito, hindi para lang sa sarili ko, hindi ginagawa ko ito, hindi para sa pamilya ko at sa bayan. No? At yung bayan ay kasama doon sa community, kasama doon yung family namin. So, yun po yung natutunan ko na main, no? Na takeaways ko na hindi ko makakalimutan during that time. Ayan, very nice, no? Very nice. Kung nakita nyo, dumaan siya sa tamang training at paano namin hinuhubog ang isang individual para maging isang tunay na makabayan at maging isang kuwaran na lingkod-bayan ng bansang Pilipinas. Bilang isang dating kadre, ay malaki ang maitulong ni Chan Chan para sa pagpaliwanag, sa pagsiwalat ng katotohanan tungkol sa panlininlang ng mga komunista. Kaya ang parati naming panawagan, parte ng aming advokasya ay ang pagbabalik loob ng mga dating kadre ng nakakaaway na komunistang grupo. At pinagpatuloy din namin ang aming mga efforts, katulong dyan ang mga magulang, para mahadlangan ang mapanlinlang na pangre-recruit ng kabataan na nasa eskwelahan. Layunin namin na tuluyan ng mahadlangan ang karahasan na siyang naging balakid para maging maunlad ang Pilipinas. Ang buhay ni Chan Chan ay isang ehemplo ng matagumpay na mainstreaming program ng ating gobyerno. Ipinakita namin na kami ay tunay na mga makabayan at pinakita namin ang pagrespeto sa karapatang pangtao. Ngayon, nung ikaw ay nahuli, i-describe yung treatment ng sundalo sa iyo and paano yung ginawa naman ng proseso nila na from being an enemy of the state, igagawin ka namin kakampi, sundalo ka na lang. Paano ginawa nila? At bakit ka naniwala sa kanila?
sa akin po, yung una kong reaction nung nahuli kami, syempre may takot, no? Pero uh-huh, hindi dapat ipakita. Pero dahil may isa kong kasama na talagang namutla siya, no? Kasi tatlo po kami nung nahuli. Namutla siya, nanginig yung mga grabe niya. Doon na po nag doon na po kami na compromise, no? Ilan ba kayo nahuli? Ilan kayo yun? Encuentro ba yun tapos nahuli kayo? Hindi po. Parang nagkasalubong lang po talaga kami ng army. Kasi nagkasalubong kayo ng sundalo tapos natutukan kayo? Hindi po kasi nakikita yung other side nung bundok o nung Borol. Tapos yung kabila. So nung nagkasalubong po kami, sobrang lapit na po namin sa isa't isa. Kasi sa corner po kami. Ibig sabihin na bigla kayo ng mga sundalo. Matindi talaga. Opo. Sundalo. Tapos, gano'n po, opo na to po, gano'n po yun. Tapos, hindi ka na binaril, kanang sinabi kayo, huwag kayong ikilos, walang mangyari sa iyo. Anong sinabi? Nung nakita po nila kami na mukha lang po kaming mga civilian. No, na wala kayo armas? Meron po, meron. Pero, we're just hiding those firearms po. Tapos, nung namumutla na po yung kasama namin, doon na po nagtaka yung isang sundalo. So, chinek niya na po kami. Doon na po nakita yung armas na dala-dala po namin. Nakita po, tapos during the, anong tawag po nito, inspection, ay nakita po na meron akong flash drive na dala-dala. So, dahil may firearms po kami, kinuha po kami, no? We were captured. Itinali kami like the standard operating procedure kung paano hinuhuli. Pero hindi kayo sinaktan? Wala po. Sobrang, iniisip ko na lang po noon ay mamamatay na ako. Pero kasi sinasabi sa ng mga commander ninyo, pag-uulikin po, talagang kita-leave nyo. Opo. Tapos hanggang sa sinakay kami sa pinalakad kami. So, sino pangalan nung maalala mo nakahuli sa'yo na mabait ang treatment sa'yo? Ay, syempre yung officer po noon, yung pinakamabait po, yung officer si Second Lieutenant Adrian Catiil na si Lieutenant Adrian Catiil po. Catiil. Opo. Tapos siya po talaga yung talaga nag-entertain sa amin and sila Sir Abe, Corporal Aben, Sergeant Abenis, saka si Corporal Gomez ng 20 Infantry Battalion po ng Scout Platoon. So ngayon ito, tinrato kayong mabuti. Ano ang naging impact nung treatment sa inyo? The humane treatment, you were treated as just like kapwa Pilipino. Anong naging impact noon doon sa decision mo to finally cooperate and join the Philippine Army? Hindi po agad na bago. Igasing ka na noon dahil kadre. Opo. Ay, iniisip ko na nga lang po talaga ay doon din lang kami sa batalyon. Sabi ko, mukhang sa batalyon kami papatayin. Pero dinala kami sa PPO, sa Provincial Police Office ng Northern Samar po. Prinasis yung kaso. During yung kaso, talaga ang nag-a-assist po sa amin, yung nakahuli sa amin, si Sergeant Gomez and si Second Lieutenant Catiil. Sila po talaga, sir, yung talagang tumulong sa amin. And hanggang sa dumating po sa punto na na-acquit po yung kaso ko. Matagal yun? Mga taon? 4 months lang naman po. Four months. Of course, tinulungan kanila. Opo. Kasi sila nagsampa ng kaso laban sa iyo. Opo. Kasi hindi po talaga libre din yung food sa loob ng lock-up cell. Dapat may bibisita sa iyo para makakain ka. Okay. Talagang nagdala sila ng pagkain sa inyo habang nakakulong ka doon? Opo, as in morning, breakfast, lunch, and dinner. Tapos mainit pa po yung kanin kapag dinadala nila. Nilagaan kayo. Opo, pati toiletries and damit, sila po yung nagbibigay talaga. So, sobrang pampered po kami habang nasa kulungan. Na yun po, sa dinala po nila yung parents, yung Philippine Army, SEMO Regiment, and the Hands of Our Children. Dinala po nila yung parents ko from Manila. Papunta dito sa Northern Samar. Talagang ganun po sila, ganun po yung effort na binigay nila. So, doon lang po unti-unti na lumalambot yung loob ko hanggang sa dumating po sa point na talagang kailangan ko ng kailangan, no? At nakita ko na hindi totoo yung binabanggit sa akin ng aking mga kasamahan na walang ibang ginawa. Sundalo.
Opo, na walang ibang ginawa yung sundalo kundi pumatay, mang-rape at mang-abuso sa mga magsasaka. So maling-mali. Kasinyo. So maling-mali po yung mga itinuro sa amin. Kasi wala pa po sa urban hanggang sa naging NPA kami. Doon ko na-realize na mali. Hanggang sa, ayan po, no? Fully cooperated po ako. Nakalabas ako ng kulungan. Then hindi pa po ako nakakaisip noon na magsundalo. Dumating po sa punto na may, dahil sa threat na rin, no, na ng NPA sa akin, yun po talaga sa family ko, no? Yun po yung naging nag-udyok sa akin na kailangan kong protektahan yung sarili ko at yung family ko at maprotektahan ko sila kung meron akong organization na masasamahan na tutulong sa akin para protektahan yung buhay ko at ng pamilya ko. So yun po, no? Yun yung naging driven nag-drive sa akin para mag-join sa Philippine Army. Christmas na ngayon, natataon lang po. Ipakita natin ang pag-iintindihan, pakikipagkaibigan, pagtutulungan, at pagbabayanihan, lalo na sa panahon ngayon na nasalanta ang ating mga kababayan at maraming naghihirap sa kanayunan. Kukunin ko na rin pagkakataon, magpapasalamat ako sa inyo, sa inyong suporta sa ating channel na actually ay 2011 pa nagsimula, na ang noon pa man ay gusto ko talaga na maging bahagi sa pagpapaliwanag kung ano ang ginagawa ng inyong mga kasundaluhan at ano rin ang dapat nating ugnayan, dahil naniwala kami na ang aming mga gawain ay hindi mananagumpay kung wala ang inyong mga suporta. Pasko ngayon, ipaabot sa inyong pamilya ang aking mainit na pagbati. Merry Christmas! At ipagdasal natin na ang taong 2022 ay mas maging maliwanag para sa ating lahat. Bye-bye!